Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So, bayan po pag-uusapan natin, mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita nating balita na kung saan ay ginulat na naman po ni Mayor Vico Soto ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dahil sa kanyang matinding ginawang ito. At dito mapapag-usapan din po natin yung panganganib nitong Tape Incorporated sa pagtatapos di umano ng kontrata ng It's Showtime dito sa GTV, mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong video or issue na katulad po nito, mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway, mga kababayan, bago natin simula na sa lahat ng team replay at sa lahat ng mga nanonood ngayon, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like muna ito pong video natin na ito. Nandiyan dyan po yung like button sa baba. At huwag nyo na rin po kalimutan na huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Umpisahan na po agad natin, mga kababayan. So ngayon, punta muna tayo dito, mga kababayan, sa panukala ng Kamara or ng Congress. Dahil napag-usapan po, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng Congress hearing at doon nga natalakay etong Pogo, mga kababayan. At dahil nga sa napag-usapan, etong Pogo, mga kababayan, ay talagang pumasa yung panukalang batas na layong ipagbawal na etong Pogo, mga kababayan. So ngayon, ipiplay ko muna at ipapakita ko sa inyo para maintindihan nyo yung pag-uusapan natin patungkol dito kay Mayor Vico Soto, at mapapasabi kayo ng napakalupit, mga kababayan, ng Sotong ito. Sobrang tindi mga kababayan itong si Mayor Vico Soto. Talaga masasabi natin, isa ito sa mayor na pinakamabilis. Ano po? So anyway, ito pa, pakinggan po natin. Ikinikredit po natin ito sa News 5 Everywhere. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video, ha? So ito, i-play na po natin. Pasado na sa komite ng Kamara ang panukalang batas na layong ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mahigit 4,000 ang biktima sa bansa ng mga krimen may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa unang 6 na buwan ng 2023. Nakababahala yan ayon kay Cagayan de Oro, 2nd District Representative. Alam niya, mga kababayan, kung tutusin, wala naman talagang problema yung Pogo. Ang problema lang kasi napakarami talagang krimen na naiikonekta po sa kanila, lalo na sa Kamaynilaan, mga kababayan. So ngayon, eto ko tatanungin nyo kung dapat bang ipatigil etong Pogo dito sa ating bansa. Dapat po talaga, mga kababayan, lalo na at nasasangkot at naiiugnay sila sa iba't ibang krimen, mga kababayan, na talagang may kinalaman di umano etong Pogo. So ngayon, mga kababayan, para sa akin, hindi po ako tutol sa sugal. Pero dapat po talagang ipatigil ang Pogo, lalo na kung nasasangkot sila at naiidawit ang Pogo sa iba't ibang krimen. So ipagpatuloy pa natin. Rufus Rodriguez. It's about time we put a stop to this. Tama. And make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan din kanina ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong naguudyok sa Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR na ipagbawal ang Pogo. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro... Nako po! Tapos ang kabuhayan ng mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. So ngayon, mga kababayan, eto yung problema kasi dito sa Pogo. Kung matatandaan nyo nung panahon ni Percy Lapid, naiugnay din, mga kababayan, yung isang sekretary, dahil nga nabanggit ni Percy Lapid bago siya mawala, di umano, na etong sekretaring ito is protector ng Pogo. So ngayon, after nun, mga kababayan, ilang araw lamang, ay etong si Percy Lapid ay ipinatumba na po. So ngayon, dapat po talaga na etong Pogong ito is wakasana dito po sa ating bansa, at protektahan po itong ating bansa, mga kababayan, sa mga taga-China. So ipagpatuloy pa natin.
Potengko, mas naghigpit naman na sila sa mga kumpanya ng Pogo. Nagsagawa pa raw sila ng cleansing kamakailan mula sa 300 Pogo noong 2019 na kumikita ng 7 bilyong piso sa license fees. Bumaba na ito sa 75 na kumikita ng 5.2 billion pesos. Bukod dyan, pinalitan na rin ang pangalan ng Pogo sa Internet Gaming Licensing o IGL. Masyado na pong negative yung dating ng Pogo. As we were cleansing the rules and regulations and also the licenses, pati po pangalan pinalitan na rin. Ang pagbuwag sa Pogo, suportado ng ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, DICT, NEDA, AMLAC, NBI at BIR. Ngayong lusot na sa Komite ng Kamara ang Pogo ban, sunod naman itong sasalang sa debate sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo po, yung panukalang batas na layong ipagbawal ang Pogo, eh talaga pong pasado na sa komite or dito sa Kamara or dito sa Congress mga kababayan. Sa madalit salita, eh tila matutuldukan na po itong Pogo sa ating bansa. At ngayon, hinihikayat yung iba, lalo na yung ibang mga lungsod, yung ibang mga lugar na talagang sundin itong panukalang batas na ito na layong ipagbawal ang mga Pogo. At dahil dyan mga kababayan, yung pinakamabilis nating mayor ay kaagad pong inaksyonan. Ano po, kaagad pong inaksyonan yung panawagan ng ating kamara na kung saan inaprubahan po nila o ipinasa nila o pasado na yung usapin na ipagbawal ang Pogo dito sa ating bansa. So ngayon, ikinikredit po ulit natin ito sa News 5 Everywhere, itong usapin ng goodbye Pogo. Ano po, so kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video kasi sabi po dito mga Pogo sa Pasig ipinasara na ng LGU. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga Pogo sa Pasig ay goodbye na talaga. At yung iba mga kababayan ay pinag-aaralan na rin ipasara. Ano po, di umano. So ito, panoorin po natin, umpisa na po natin mga kababayan. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala at resolusyong nag-uudyok sa pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Pero ang ilang LGU gaya ng Pasig, una nang ipinasara ang mga Pogo sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa bisa ng isang ordinansa, ipinasara ng Pasig City Government ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator, e-games and e-bingo establishments sa lungsod. Disyembre noong nakaraang taon pa raw binawi ang mga business permit ng mga Pogo sa Pasig. Pero 18 raw ang nagmatigas at patuloy pang nag-operate. Nako, walang silbi ang tigas ninyo kay Mayor Bico! Alam niyo, pag si Mayor Bico mga kababayan yung gumawa ng aksyon, automatic sa ayaw at sa gusto ninyo, mapipilitan talaga kayo, lalo na pagka si Mayor Bico na ang pumunta doon sa mismong inirereklamong lugar mga kababayan or inirereklamong establishment katulad nitong Pogo. So ngayon mga kababayan, dito natin makikita kung gaano kabilis itong si Mayor Bico. So to biruin nyo ha, 2 days ago yung panukalang ipagbawal ang mga Pogo dito sa ating bansa ay talagang pasado sa Kamara. At ilang araw lamang mga kababayan yung nakakalipas, wala pa nga atang isang araw, sinunod na po agad o inumpisahan agad nitong si Mayor Bico Soto sa lungsod ng Pasig. So ngayon, gaya nga ng sabi ko, hindi ako taga Pasig pero sobrang bumibilib ako dito kay Mayor Bico Soto dahil nirerespeto po niya yung ibinababang panukala or batas mga kababayan ng nasa taas at sinusunod po nila at ipinapatupad nila basta makakatulong sa mga taga-Pasig. So ngayon, dito natin makikita kung gaano katindi magtrabaho itong si Mayor Bico Soto at saka yung mga government dito sa Pasig. At dito makikita rin natin mga kababayan yung lupit at bagsik ng isang Soto. Ano po sa pagpapatupad ng batas at pagsunod sa batas galing sa taas mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naman nila yung ordinansa namin. Yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin, paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Soto, hindi naman siya tutol sa sugal. Pero ipinasara niya raw ang Pogo sa kanilang lungsod dahil sa pagdami ng krimeng iniuugnay sa mga nasabing establishmento. Yan kasi talaga mga kababayan ang problema. Ano po, kung ang Pogo naman ay nakakaganda talaga sa Pilipinas, nakakatulong,
sa ating bansa at hindi nagkakaroon ng krimen na naiuugnay sa kanila, hindi naman sila ipapasara, mga kababayan. Pero since naiuugnay nga po sila at naiilapit yung pangalang Pogo sa iba't ibang krimen, mga kababayan, eh talagang dapat na po silang ipasara. Kasi pag naipasara itong Pogo, I think mababawasan yung krimen, mga kababayan, dito sa ating bansa. Ano po, hindi man maubos, hindi man mawala, pero mababawasan ng malaki, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. The last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may batang, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang hindi maganda yung nangyayari. Dahil dyan, hindi raw niya panghihinayangan ang posibleng mawalang kita ng lungsod dahil sa pagsasara ng mga Pogo. Nasa million din po, Sir Ted, pero hindi naman siya ganung kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. Napag-usapan din ng mga krimeng may kinalaman sa Pogo sa pagdinig sa kamera. Sa datos ng PNP, mahigit 4,000 biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa Pogo sa unang 6 na buwan ng 2023. Ikinabahala yan ng mga mambabatas. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan na ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyang ipagbawal ang Pogo sa buong bansa. Gayun din ang bukod na panukala para ideklarang illegal ang operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mas naghigpit naman na sila sa mga Pogo Company. Nagsagawa pa nga raw sila ng cleansing kamakailan. Mula sa 300 Pogo noong 2019 na kumikita ng 7 bilyong piso sa license fees, bumaba na ito sa 75 na kumikita ng 5.2 billion pesos. Bukod dyan, pinalit... Okay, pero mga kababayan, gusto kong i-clarify na hindi po tayo against sa mga sugal. Hindi po tayo against sa mga games, mga kababayan. Pero kung masama naman yung epekto sa ating bansa, eh talagang dapat po talagang ipasara na. Ano po, ganun lamang naman po kasimple. Kung nakakatulong na malaki sa ating bansa, bakit hindi hayaang magstay? Pero kung nakakasama naman po, ano po, nang matindi dito sa ating bansa at nagkakaroon ng iba't ibang krimen, nasangkot po sila, mga kababayan, hindi umano, eh talagang dapat na pong ipasara yan. Pero I'm not against with the Pogo. Hindi po ako against sa Pogo, mga kababayan, ha. Ang sa atin lang, kung talamak na yung krimen tapos naiugnay pa itong Pogo, dapat talagang ipasara. Ano, ganun lamang naman po kasimple. So ipagpatuloy pa natin. Itan na rin ang pangalan ng Pogo sa Internet Gaming Licensing o IGL. Masyado na pong negative yung dating ng Pogo. As we were cleansing the rules and regulations and also the licenses, pati po pangalan pinalitan natin. Okay. Suportado ng DILG, DICT, NEDA, Anti-Money Laundering Council, NBI, BIR at iba pang ahensya ang pagbuwag sa mga Pogo. Ngayong lusot na sa Komite ng Kamara ang Pogo ban, sunod naman itong sasalang sa debate sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So ngayon, mga kababayan, ito, ako talaga nakikita ko yung potential na malaki nitong si Mayor Vico Soto, lalo na kung ito ay tatakbo sa mataas na posisyon. Dahil biruin niyo, mga kababayan, ha, bibihira ano po na ganito kabilis gumawa ng isang desisyon yung isang pinuno ng lungsod, mga kababayan, katulad nitong si Mayor Vico Soto. Pero hindi ko sinasabi, mga kababayan, na yung ibang mga mayor eh hindi kasing galing nitong si Mayor Vico Soto. Pero sabi ko nga, si Mayor Vico Soto yung isang mayor na may mabilis na action, mga kababayan, lalo na pagka may ipinatupad na batas galing sa taas tapos ibababa sa baba, mga kababayan, automatic ginagawa po agad yan itong si Mayor Vico Soto. Katulad, mga kababayan, nung mayor namin dito. Ano po, talagang masasabi rin namin, napakagaling din ng mayor namin dito, mga kababayan. Ano po, so anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mabilis na aksyon nitong si Mayor Vico Soto, mga kababayan, na ipasara agad-agaran yung mga Pogo. So comment below na lamang po kung ano po ang komento at masasabi po ninyo hingil po dito sa topic na tinalakay natin patungkol po dito kay Mayor Vico Soto. At ngayon, mga kababayan, pupunta naman po tayo dito sa next topic po natin.
Etong panganganib ng Tape Incorporated sa nalalapit na pagtatapos di umano ng kontrata ng It's Showtime dito sa GTV, mga kababayan, dahil malaki ang posibilidad na kung sakasakaling matapos ang kontrata ng It's Showtime di umano dito sa GTV ay sila yung gawing main noontime show ng GMA7. At alam naman natin, mga kababayan, hindi talaga pumapayag ang GMA7 na sila yung number one network, pero sila yung pumapangatlo pagdating sa mga ratings. So ngayon, malaki yung posibilidad, mga kababayan, na etong It's Showtime yung gawin nilang main noontime show, at etong atahan ang pinakamasaya, yan yung ilipat nila dito sa GTV, mga kababayan. So anyway, itong video ang tatalakayan natin, pag-uusapan po natin, ay ikinikredit po natin yan kay Models of Manila FM. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito, i-play na po natin. So ito guys, quick reaction lang po tayo . O pagkatapos po nung news kahapon about sa Meralco Theater na magiging future home ng Itbulaga. O ngayon naman po, may mga lumalabas na balita tungkol sa future naman ng It's Showtime. Okay, galing po sa mga pro ABS-CBN pages. Eh, yung mga nakikita ko po online, hindi po ito mga TVJ or mga pro Channel 5 na pages. Mostly po sa mga makapamilya na mga pages ko po nababasa, okay? Na ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito din yung hindi pinagtutuunan ng pansin ng mga taga-Tape Incorporated, dahil unang-una iniilalim sila ng mga pages ng kapamilya. So ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko dito, nagpapakalat na ng mind conditioning etong mga kapamilya na pages, mga kababayan. Dahil nga naman, mga kababayan, nung panahon ng August 2023, pinag-uusapan na po ito na malaki ang posibilidad na ang pumalit sa tahan ng pinakamasaya or dito sa Fake Bulaga ay etong ano, It's Showtime, mga kababayan, dahil nga hindi na umaangat yung ratings ng tahan ng pinakamasaya. So eto, ang nangyayari dito, minamain conditioning na nila yung isipan ng mga tao na kapag ka natapos ang kontrata ng It's Showtime, eh sila na ang papalit dito sa tahan ng pinakamasaya bilang main noontime show ng GMA7. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ito, napapabalitaan na di umano na ang It's Showtime ay matatapos na ang kontrata sa GTV at ililipat di umano sa GMA Network main channel this year, 2024. Okay, so yun po ang balita po dito po sa, actually ilang pages ko na nakita to . At hindi naman galing to sa mga TVJ na, so ibig sabihin po, kung sakaling mangyari po ito ay maaring umusog o kaya matanggal o mag-iba ng, di ba, mag-iba ng time slot yung pong tahan ng pinakamasaya ng Tape. Ang nakikita ko dyan, mga kababayan, ako ko tatanungin nyo. Ito, to be fair, ang nakikita ko dito, baka itong tahan ng pinakamasaya, ito yung ilipat doon sa posisyon ngayon ng It's Showtime dito sa GTV, mga kababayan. At itong It's Showtime, sila yung gawing main noontime show ng GMA7, kasi nga sila yung isang malakas na talagang masasabi natin pumapangalawa sa Itbulaga ng TVJ, mga kababayan. Kaya yun ang gagawin nilang main noontime show. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, hindi papayag itong GMA7 na sila yung big network, number one network, tapos sila yung natatalo sa ratings, mga kababayan. Kaya gagawa sila ng paraan para sila yung pumangalawa or di kaya naman maging number one pagdating sa noontime show. Pero gaya nga na sabi ko sa inyo, ang Tito Vic and Joey, ang TVJ, legendary na po yan. Kung sila yung maunahan ng It's Showtime or sila yung manatiling nasa sa unahan, sila pa rin po yung number one sa puso ng mga tao. Bakit? Kasi unang-una, sila yung nauna, mga kababayan, sa larangan ng noontime show. Kaya nga, gaya nga po na sabi ko sa inyo, hindi naman araw-araw nangunguna etong Itbulaga pagdating sa ratings. Pero hindi po ratings yung basihan para masabi na etong It's Showtime na yung sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. Tandaan po natin, laging lamang yung nauna sa larangan ng noontime show, mga kababayan, yung mga legendary. Lagi po sila yung nangunguna pagdating sa puso ng mga tao. So ipagpatuloy pa natin. Okay, ito, basahin po natin yung ano, yung news . So hindi po natin sure, hindi po ito kumpirmado in any way. Talagang ano lang, pero usually pag may rumors na ganito, merong pinagkukuhanan 'yan . Na, 'di ba? So
Ayun, naglalabas ngayon ng chismis ang industriya ng telebisyon tungkol sa posibleng pagtatapos ng kontrata ng It Showtime sa GTV. Nakakakuha ng atensyon sa industriya ng telebisyon ang patuloy na laban sa ratings ng tatlong noontime show. Ayon sa mga ulat, hindi pa rin umaahon ang viewership at audience share ng Tahanang Pinakamasaya kumpara sa It Bulaga at It Showtime. May mga chismis na nagsasuggest na maaring ilipat ang TP at bigyan ito ng huling pagkakataon na mapabuti ang kanilang ratings. At kung hindi, maaring ibaon na ito sa ere. Ngunit ito'y mga chismis lamang. Etong pinakamahirap na mangyayari dito sa Tahanang Pinakamasaya at saka sa Tape Incorporated. Kasi unang-una, pagka hindi na sila talaga pumapatok, mga kababayan, at hindi na umuusad yung kanilang ratings at talagang pabagsak na sila ng pabagsak, mapipilitan talaga silang burahin ng GMA 7, mga kababayan. At malaki din naman ang posibilidad na talagang ilipat yung time slot nila at hindi na sila ilagay dito sa GTV. So ngayon, naandudon yung mga pagpipilian nitong Tape Incorporated kung magpapatuloy pa ba sila or di kaya naman, mga kababayan, tatanggapin nila kung saan sila itatapon ng GMA 7. Ganun po yung mangyayari dyan. Yan yung pinakamahirap na mangyayari kung sakaling matuloy etong sinasabi ng Kapamilya Scoop, mga kababayan, na itong napagka natapos ang kontrata ng It Showtime ay ilipat sila bilang main noontime show ng GMA 7. So ipagpatuloy pa natin. At walang kumpirmasyon mula sa mga namamahala ng programa. So yun nga, yung may mga posible nga daw, either TikTok lock yung ano, pero para sa akin po . Kasi merong mga rumors nga din na yung sa All TV, 'di ba? Kung sakaling matuloy yung All TV, na doon na yung ABS-CBN uli, 'di ba? Baka doon na bumalik yung It Showtime. Aalis na sa GTV, doon na siya sa All TV. Kasi pareho din naman . Ganun din naman . Yung All TV magagamit yung transmitter ng ABS-CBN, so lalakas yung signal. Hindi na kailangan ng It Showtime yung GTV. Okay, pero kung ako yung GMA, syempre, ano bang pwede kong i-allocate sa It Showtime para hindi na sila umalis? Ang posible kong i-allocate ay yung aking noon time na alas 12, kasi yun ang prime talaga sa tanghali . Yung ganung time slot, kasi yun yung panahon na kumakain yung mga tao at nanonood ng telebisyon. Kaya kung ako si GMA, it might be a smart business move on their part na yun ang posibleng i-allocate o i-offer o proposal dito sa mga taga It Showtime para po maisipan nila na wag nang umalis sa mga kapuso at doon na po maglagi sa noontime ng GMA, kung saan todo exposure sila, todo yung kanilang reach nationwide. At sa totoo lang po, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ako po ay It Bulaga fan, ay mas bibigat po yung pong challenge ng It Bulaga kapag ang kalaban po nila ay It's Showtime na nasa GMA. Totoo lang, parang nagpalit lang sila. pero mabigat po, magiging mabigat po ang laban po talaga kapag nasa GMA yung It Showtime. Kasi so ngayon, mga kababayan, hindi, ang komento ko naman doon dito sa sinabi ni Utol, Models of Manila, oo, darating talaga sa pagkakataon na magiging mabigat kasi number one big network etong GMA, mga kababayan, confer dito sa TV5. Pero pag lumakas lalo yung mga transmitter ng TV5 na talagang kayang-kaya ng pantayan etong GMA7, talagang para sa akin malaki ang tsansa. Malaki ang tsansa talaga, mga kababayan. Oo, mauuna ang It Showtime, pero laging mangunguna pa rin ang It Bulaga. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, laging lamang, mga kababayan, yung nauna sa industriya ng noontime show. Kahit maunahan sila pagdating sa ratings nitong It Showtime, talagang ang nakatatak na sa puso ng sambayan ng Pilipino bilang main noontime show nila pagdating sa noontime show sa tanghaling tapat, ay yung nauna, yung It Bulaga, mga kababayan, ng Tito Vic and Joey. So ipagpatuloy pa natin. Sa ngayon pa lang, sumisipa na yung It Showtime. Paano pag nabigyan mo pa sila ng magandang network reach, di ba? At yung buong suporta ng buong GMA na from 24 oras at yung mga artista, di ba? So napakalaki po nun. At syempre, ang habol din ng GMA dyan ay unti-unti
dumami siguro yung shows ni Vice Ganda sa Kapuso Network. Kasi syempre big star yan, Vice Ganda yan, diba? So mas gusto nila as much as possible maging Kapuso itong si Vice Ganda. So that might be the best offer that they could give para hindi po tuluyang umalis itong It's Showtime na malaki, magiging malaking asset para sa GMA. Talaga po pag natuloy po yan, pag lumipat sa GMA yan, nako, mahihirapan po talaga ang It Bulaga. Malaking challenge po sa It Bulaga. Na alam ko naman kakayanin ng It Bulaga. Pwede rin mga kababayan, tama rin itong si Models of Manila. Talagang darating talaga, gaya nga po nang sabi ko sa inyo, darating ang panahon na mahihirapan talaga ang It Bulaga. Pero lagi pa rin mangunguna sa puso ng sambayan ng Pilipino yung nauna talaga sa larangan ng noontime show. Gaya nga po nang sabi ko sa inyo mga kababayan, at sinasabi din naman ito ng Tito Vic and Joey, sa panahong ito ngayon, hindi na nila kailangan makipagkumpetensya. Dahil unang-una mga kababayan, nasa sa kanila na lahat. Tumagal sila ng 45 years mga kababayan, at malaki ang posibilidad na umabot pa sila hanggang 50 years. So ngayon mga kababayan, dun pa lang sa pagkakataong yon, gaya nga nang sabi nitong itong TBJ mga kababayan, hindi sila nakikipagkumpetensya. Ang hangarin lang nila is magpasaya sa sambayan ng Pilipino. Pero para sa akin mga kababayan, as a vlogger, ano po, as analysis mga kababayan, talagang kung ngayon dumidikit na yung labanan sa pagitan ng It's Showtime at saka ng It Bulaga mga kababayan, eh talagang hindi rin maiiwasan na mauna etong It's Showtime, at hindi rin man maiiwasan na tambakan ng It Bulaga etong It's Showtime. So tanggapin na po natin yung katotohanan na hindi araw-araw nangunguna ang It Bulaga pagdating sa ratings mga kababayan. Pero gaya nga po nang sabi ko sa inyo, pagdating sa puso ng napakaraming tao, number one pa rin ang It Bulaga mga kababayan, dahil sila yung nauna sa larangan ng noontime show. Legend na po yung mga yan. Mahirap tibagayin at pabagsakin yung mga legend. Tandaan po natin mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pero mas mahirap, magiging mabigat po yung laban, sigurado ako nyan. Kasi po, ayun nga. So, yan po ang abangan po natin sa middle of the year, kung ano po ang mga posibleng mangyari. Kasi yun na, patapos na eh, gitna ng taon eh. Nung lumipat yung It Bulaga sa TV5, yung EAT sa TV5, di ba? Yun din yung time na lumipat yung sa GTV, yung It Showtime eh. So, middle of the year, patapos na yung kontrata dyan, na 1 year na pinirmahan, ano ang magiging move ng GMA para po hindi umalis yung It Showtime? Kasi malaking ano po yan. Kumbaga, nasa kanila na eh, tas mawawala pa, di ba? So, abangan po natin guys. Thank you very much po. Have a great evening mga Dabarkad. So ngayon po ay finals ng PBA Game 6 Commissioner's Cup, San Miguel at Magnolia. Note po tayo sa RPTV. Bye-bye. So anyway mga kababayan, i-credit natin kay Models of Manila yan ha. Ang main point natin dito mga kababayan, nanganganib na ang tahan ng pinakamasaya. So malaki ang posibilidad mga kababayan na itong tahan ng pinakamasaya ay mawala po talaga sa larangan ng noontime show. Nakakalungkot man sabihin, pero yan po talaga yung katotohanan na dapat harapin ng Tape Incorporated, yung mawala sila sa larangan ng noontime show. Kawawa naman si Mama Bolet. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo dito sa mga naging pahayag nitong si Models of Manila. Gaya nga po na sabi ko, wag po kayo magtatampo kung ganyan po yung sinabi ng Models of Manila. Yan po ay opinion niya mga kababayan, pero para sa akin mahirap pabagsakin yung legend na sa larangan ng noontime show. Pero kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo, and then pupunta naman po tayo dito sa next topic po natin. Etong last topic natin mga kababayan, na kung saan sabi nitong It Bulaga fans, eto medyo nalungkot ako dito kasi unang-una mga kababayan, etong si Mamalucho Wapagar, naglabas po yan ng statement dito sa PEPH at sinabi niyang hindi niya kinakalaban ang TBJ. Kaya naging witness etong si Mamalucho Wapagar ng Tape Incorporated or ng abogado ng Tape Incorporated is para patunayan na empleyado nila etong si Miss Jennifer. Mga kababayan, hindi para kalabanin ang Tito Vic and Joey. So sabi dito, ang dalawang dating namumuno sa Tape Incorporated, Mr. Antonio Tuviera at Malucho Wapagar. Pero nakakalungkot lang naman na magkaiba pala sila ng pananaw about sa TBJ. Mr. Tony Tuviera sinuportahan ng TBJ, Malucho Wapagar kinalaban ng TBJ at kumampi ito sa mga halusos at sa abogado ng Tape Incorporated. Ngayon mga kababayan, ito para sa akin ha,
Kasi si Ma'am Malucho, pagka tumatanaw lang to ng utang na loob dito sa Tape Incorporated. At isa pa mga kababayan, parang naging under niya etong si Miss Jennifer eh. So ngayon, as a witness mga kababayan, ay karapatan niya talagang patunayan na empleyado nila etong si Miss Jennifer eh. Pero sa kasamaang palad mga kababayan, natalo po sila dito sa RTC Marikina. So ngayon, para sa akin yung pagkakaibigan with Malucho o Pagar, hindi po natin kasi siya pwedeng sabihing traitor kasi naglabas ang PPH dati ng balita na hindi kinakalaban ni Ma'am Malucho o Pagar ang TBJ. Yung kanya, ginampanan niya lamang mga kababayan yung nalalaman niya. Kasi as a witness mga kababayan, karapatan niya namang mag-witness. Ano po dun sa kabilang kampo, kung saan siya papanig mga kababayan, karapatan niya mamili. Pero sa atin kasi mga kababayan, ako ha, to be fair, sa mga opinion natin, hindi natin pwedeng sabihing traitor etong si Miss Malucho o Pagar. Naglabas ang PPH ng statement na hindi niya kinakalaban ang Tito Vic and Joey, kaya hindi natin siya pwedeng sabihing traitor. Siguro mga kababayan, meron siyang dahilan kung bakit siya nag-witness dito sa Tape Incorporated. At siya lamang po mga kababayan yung makakasagot po noon. Pero sa ngayon mga kababayan, hindi natin siya pwedeng sabihan na traitor. Alam ko siguro sa likod ng camera, sa likod ng mga isyong ito, ay kaibigan pa rin po ang turing niya sa Tito Vic and Joey, at kaibigan pa rin naman ang turing ng Tito Vic and Joey dito kay Miss Malucho o Pagar mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin, Mr. Tony Tubiera, mabuting kaibigan sa TBJ. Malucho o Pagar, masamang kaaway sa TBJ. Yan po yung sabi dyan. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot lang isipin eh. Kung tutusin, tapos na itong usaping ito. Ano po kaya dapat mag-heal na rin tayo sa usaping ito mga kababayan? At ang pagtuunan natin ng pansin is yung nakabinbin na petition for review ng Tape Incorporated dito sa Court of Appeals mga kababayan. So ngayon, ang sa atin, hindi natin siya pwedeng sabihang traitor. Ano po, to be fair, kasi gaya nga po ng sabi ko, baka sa likod ng usaping ito, magkakaibigan pa rin po silang tatlo. Hindi kasalanan ni Ma'am Malucho o Pagar kung nag-witness siya dun sa kabila, kasi karapatan niya naman yon, mga kababayan, at opinion niya po yon. Pero para sa akin, yung ginawa ni Ma'am Malucho o Pagar na ipinaglaban niya kung ano yung desisyon niya mga kababayan, pagtanaw lamang po ng utang na loob yun, di umano dito sa Tape Incorporated. Kaya kung ano man yung naging desisyon niya mga kababayan, hindi natin siya pwedeng husgahan kasi siguro may dahilan po siya, may malalim na dahilan. Pero para sa akin mga kababayan, baka magkakaibigan pa rin po yan sa likod ng isyong ito. Pero kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa mga pinag-usapan natin at mga topic po na tinalakay po natin. Naniniwala pa kayo mga kababayan na isa si Mayor Vico Soto sa pinakamalupit at matinding mayor mga kababayan na marunong sumunod at magpatupad ng batas? At naniniwala din ba kayo na etong Tape Incorporated ay nanganganib na sa pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime dito sa JTV? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dyan mga kababayan. At naniniwala din po ba kayo na etong si Ma'am Malucho o Pagar sa likod ng isyong ito ay kaibigan pa rin po ng Tito Vic and Joey at hindi talaga siya nag-traitor sa TBJ mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi ninyo hingil po sa mga topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po magpasalamat sa isang katulad mo na Team Replay na hindi nakakalimutan na i-like itong ating like button dyan sa baba. At maraming salamat din sa isang katulad mo na Team Replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. Ganon din sa lahat ng Team Replay, sobrang salamat po sa inyo sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Utang ko po sa inyo kung nasasan po ako ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.